Magandang umaga po sa inyo lahat. Anayahan ko po ang lahat ay tumayo. Tayo po ay magbasa po ng Bible. Salamat po sa privilege. Thank you po, Pastor. Salamat po sa privilege sa makapag-preach ng salita ng Diyos. At nais kong buksan po natin ang atin pong Bible sa book of 1 Samuel chapter number 17. 1 Samuel chapter number 17. Amen. Dalawang talata lamang po ang atin pong babasahin for the sake of time sa verse number 28 hanggang verse number, 28 and 29. Kung nakita niyo na po, say aloud, amen. Alright, sabi ng Bible, sabay-sabay po tayo, ready, begin. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, "Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in wilderness? I know thy pride and thy naughtiness." And David said, "What have I now done? Is there not a cause?" Sabi ng Bible, and David said, "What have I now done? Is there not a cause?" Meron pong statement na ginamit po itong si Eliab, ang kanyang kapatid. Ang sabi ng Bible, sabi ni Eliab dyan ay, "Why camest thou down hither? Why camest thou down hither?" Bakit ka pumunta rito? Same statement na ginamit po ni Eliab ay pag-aaralan po natin at tanong din po sa bawat isa po sa atin, bakit ka pumunta rito? Maybe some of us here ay meron din kalalagayang hindi maganda. Na alam ni Eliab sa kanyang kapatid na si David, na sabi ng Biblia, "I know thy naughtiness." Alam ko yung iyong kapilyuhan. Some of us here ay ganito ang kalalagayan. But the question is, why camest thou down hither? Ang tema na ibinigay po sa akin ay, why are we here? Bakit ba tayo naririto? Amen. Simpleng bagay na nais kong pag-aralan po natin, sa buhay ni David, alam niya kung bakit siya naroroon. Ikaw, alam mo ba kung bakit ka naririto? Sana ay alam po natin. Bigyan niyo po ako ng 30 minutes at ako po'y matatapos na. Uuwi na po ako. Pagkatapos po nito. Ay, hindi, joke lang po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita mo na amin pong nabasa. Thank you so much, O God, sa time na gugugulin po namin. Salamat sa mga anak niyo po, dakilang Diyos na naririto. Sila po ay nag-travel, sila po ay nag-exert ng effort, nag-prepare, at nag-expect po sila ng pagpapala, O Diyos. Hindi ko po kaya saganang akin. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na siyang pagkukuhanan namin ng aming pag-aaral. Salamat po sa vision po ni Pastor Ed. Salamat po sa simbahang ito na umiibig sa mga kaluluwa. At ito po ay isang dahilan kung bakit naririto at bakit ginagawa ang ganito pong gawain ang ministry involvement, Soulwinning conference, ay dahil sa kaluluwa dakilang Diyos. Kaya tulungan niyo po maging malinaw po sa amin ang mensahe ngayong pong umaga. Dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maari na po mga po. Thank you very much. The Bible says, "Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness?" Mabutid, we are surrounded of different kind of people na magpupush at magpupull out sa iyo sa ministry. Surrounded tayo ng maraming mga tao na some of them ay mag-encourage at some of them ay magdi-discourage. Dito po sa panahon ito, sa panahon ni David, hindi po siya in-encourage na lumaban. Bagkos mga patid ay sinabihan siya na, "Bakit ka naririto?
Alam ko ngayong kapilyuhan. Sino iniwan mo dun sa alaga natin mga tupa? Amen. Pero salamat sa Panginoon na si David ay meron pong conviction na kaya siya dinala ng Panginoon sa lugar na yon dahil alam niya na may purpose ang Diyos. And I believe with all my heart this morning na kaya ka naririto dahil may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Maybe some of us here ay nagdadalawang isip na mag-involve sa gawain ng Panginoon. Maybe some of you ay pinilit lang na pumunta rito. But listen to me, this morning, this is the perfect time para ikaw ay mag-involve sa gawain ng Panginoon. Sabi ho ng Biblia sa Psalm chapter 1, verse number 1 and 2, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. Salamat sa Panginoon na may mga leader ng simbahan na nag-iisip ng programa para tayong mga mananampalataya ay maikip sa isang magandang gawain. The Bible says, what have I now done? Is there not a cause? Ito yung statement ng ginamit ni David eh. Is there not a cause? Wala bang dahilan? Sabi ng kanyang kapatid, bakit ka naririto? Bakit ka pumunta rito? Alam mo ba itong laban na ito? Alam mo ba yung ginagawa namin dito? Nakikipaglaban kami kay Goliath. Gera to gera, hindi ito laro. Alam mo ba kung bakit ka naririto? Hindi po ito laro. Ministry is a serious thing. Hindi po playground ang ministry. Lagi nating tatandaan, ang ministry ay hindi taguan ng kasalanan, hindi taguan ng kamalian, hindi taguan ng ating mga maling ginagawa. Kaya ka na sa ministry dahil merong gusto ang Diyos na ipakita mo para maging katatagan ng pananampalataya ng iba. What have I now done? Is there not a cause? Wala bang dahilan? I know, may dahilan kung bakit ka naririto. When I was 16 years old, I got saved. That was August 14, 1996. Huwag nyo na hong kumpyutin, please. Sasabihin ko na lang sa inyo kung ano edad ko. Pero salamat sa Panginoon that day, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Akala ko ang purpose ko lang kung bakit ako naandun sa church ay dahil para mapagbigyan lang yung teacher ko. At doon ay mabigyan kami ng additional grades. Nakagaya ng ginagawa sa inyo. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Ako'y nanampalataya, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pero as times goes by, nararamdaman ko na parang iba to. Hindi lang grade na ngayon ang habol ko. Parang I love it! Parang gusto ko na ito! Parang natutuwa na ako na pagka Sunday ako'y nasa church! Parang natutuwa na ako na pagka Sunday ako'y nandun at nakikinig ng salita ng Panginoon. At totoong sinasabi ng Biblia, so then faith cometh by hearing and hearing by the Word of God! Nakinig hanggang isang araw, ang sabi sa akin ng mga soul winner, sama ka kaya doon sa church? Eh, tapos na po ang soul winning ah. Hindi, may practice ng choir. Mag-practice ako ng choir? Hindi, ano lang, join ka lang. Wow. Alam niyo, doon nagsisimula eh. And then, nag-join ako. Hindi ko alam kung anong boses ko. Parang lahat ata, nakuha ko eh. Wow. Choir talaga. Kaya kong pagsabay at the same time. Hindi ko lang alam kung magugustuhan talaga. Bass, tenor, alto, soprano, may bariton pa yun. O, pambira, lahat na yun. Kaya tinanggal ako sa choir, nilagay ako Sunday school eh. Pero sabi ko, naunawaan ko, merong kasing pangangailangan sa Sunday school.
Sabi nung aming OIC, Brad, wala kasing Sunday school teacher. Pwede bang doon ka namin ilagay? Sabi ko, I love being choir member. I love to sing. I love to sing, sir. Yes, I love to sing. Pero hindi ako mahal ng awitin. Pero gayunpaman, kung saan man ako, isang prinsipyo ko na pinanghawakan, kung saan man ako ilagay ng Panginoon, ay pagbubutihin ko na lang doon. Salamat sa Panginoon, naging Sunday school teacher po ako at sa wakas ay gumanda na ang choir. Biyaya ng Diyos. Sabi ko, tanggap ko na sa sarili ko, hindi ako tinawag doon. Pero sabi ko, bakit ba ako naririto? Is there not a cause? Is there not a cause? May dahilan. Alala ko yung mga batang tinuturuan po namin doon sa Sunday school, mga nagmumura, naglalagay ng, nagsusulat sa pader ng word na mura, pero inisa-isa namin, kinausap, pinounsilan, hanggang sa nabago yung buhay. Ministry! Kung wala po ako sa ministry, baka tatlong lugar lamang ang aking kinalalagyan. Pag hindi po bilangguan, sementeryo, pag hindi sementeryo, nandun pa rin po ako sa kanto. Dahil ang mga barkada ko po ay mga partygoer, drug addict, magnanakaw. Pero salamat, hindi po yun ang ginagawa ko ngayon sa ministry. Salamat sa Panginoon. Binago ako ng Diyos. Kapatid, may dahilan kung bakit ka naririto. Kung ikaw ay isang kabataang, hindi mo alam kung ano ang tamang lugar na para sa iyong buhay, kaya ka naririto para ikaw ay turuan at para marating mo yung lugar na dapat mong kalagyan at yan ay ang ministry. Is there not a cause? What have I now done? Is there not a cause? Kaya ka naririto dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ka naririto dahil may plano ang Panginoon sa iyo. Sabi ng Biblia sa book of Psalms chapter number 8, verse number 4, what is man that thou art mindful of him? Pinag-isipan ka ng Diyos. Pinagplanuhan ng Diyos ang buhay mo. Mula sa burak ng kasalanan, ikaw ay hinugot ng Panginoon. Mula sa burak ng kasalanan, tinanggal ka ng Panginoon na ang mga kasama mo'y mga drug addict, mga kasama mo'y mga tambay, mga kasama mo'y sugarol na hanggang ngayon ay nagsusugal pa rin. Maybe some of us here ay nagsusugal pa rin. Pero listen to me very carefully. Ang ministry ang magtatanggal sa'yo sa gyawain yan. Is there not a cause? The same question that Eliab had to David, why camest thou down hither? Is the same question na dapat nating sagutin ngayon pong umaga, bakit ka naririto? Bakit tayo naririto? Why we are here? Kasi kaya ako naririto. Gahanap ako ng kachat. Baka may pogi doon. Kalalaki mong tao, pogi hinahanap mo. Hello? Hindi yan ang purpose ng Diyos kung bakit tayo naririto. Kaya ka naririto dahil ang nais ng Panginoon na masumpungan mo ay ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pwede ngayon ay nagdadalawang isip ka pa sa ministry. Ang kailangan natin gawin, pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang purpose po ni David o ng kanyang father Jesse, his father sent him only para bigyan ng pagkain ng kanyang mga kapatid. But God's purpose is different than their purpose. Pwedeng iba ang purpose mo ngayon, pero tandaan niyo po, iba ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Salamat sa Panginoon, when I was 18 years old, tinawag ho ako ng Diyos. Tanda ko noon ako'y nag-preach sa choir. Bible student, keep on. Time will come, I will follow you. Pumbihira. Hindi ko ba alam yung mga pinagsasabi ko, pero yun yung nasa puso ko. Dahil gusto ko mag-aral sa Bible school.
At doon ay naunawaan ko ang kalooban ng Diyos. Na ang kalooban at ang panawagan ng Diyos dapat, mga kapatid, ay atin pong ipinapanalangin at pinagbubuti. Kung ikay tinatawag ng Panginoon, ang unang-una natin gagawin habang tayo na sa loob ng ating tahanan ay ayusin ang ating testimony. Pupunta ka sa church ng Sunday morning, maagang maaga, anong iiwanan mo? Si David, ang iniwan niya, yung kanyang mga tupa, pero inorganize niya yun. Maagang maaga, siya'y gumising at pinastol niya yung kanyang tupa at pagkatapos ay inayos niya, pagkatapos ay iniwan niya ng maayos. Pero some of us this morning, ano yung iniwan natin sa ating tahanan? Mga trabahong pinagagawa ng magulang na hindi natin natapos, na kaya ka naririto para hindi ka makapaglaba, na kaya ka naririto para hindi makapaghugas ng pinggan, na kaya ka naririto para pagtaguan mo ang iyong trabaho. Keep your good testimony. Buti na lang nakapag-unlaw na ako kagabi. Praise the Lord. Amen. Dapat maging responsable. Kasi pagka ikay nagpahayag sa iyong magulang, ma, pa, ako po'y tinatawag ng Diyos. Saan? Mag full time. Ay nako, patatandain mo lang si pastor. Ay dito ngay tanghali kang gumising. Hello? Kung ikay tinawag talaga ng Panginoon, it's time to prove it. I-prove mo ngayon pa lang, amen, na every time na ikaw ay pupunta sa church, na every time na ikaw ay pupunta sa soul winning, na ikaw ay magpa-practice ng choir, atin sa ministry, dapat wala kang iiwanang nakahandusay na gawain. Keep your good testimony. Alala ko noon, I have 15 minutes. Alala ko noon, sabi ng mother ko, Nay, sabi ko sa nanay ko, Nay, atin po ako sa church. Sabi niya, ang daming labahin dyan. Laban na po. Ang daming lilisin. Linis na po. Nagluto ka na. Luto na po. Naghugas ng pinggan. Hugas na po ang pinggan. Naglampaso. Lupa po yung ating sahig. Hindi pwedeng lampasuhin yon. Dahil nagising ako ng alas dos ng madaling araw. Praise the Lord. Dahil alam ko, tinawag ako ng Diyos eh. Diyos ang tumawag sa akin, dapat nagbibuild na magandang ugali. At magandang katangian at testimony. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon, patunayan mo ngayon, hindi bukas, hindi next week, sapagkat ang bagay na hindi darating ay ang bukas. Kung yan ang hihintayin mo. Amen. David, why you are here? Sabi ni David, sabi ni Elihu, why camest thou down hither? Bakit ka naririto? Bakit ka bumaba rito? Alam niyo, sabi ni David, is there not a cause? Wala bang dahilan? Wala bang dahilan ang Diyos? Alam ni David yun eh. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Laging may purpose. Amen. Number one, to fill the gap. Punan ang puwang. Ano yung puwang? Ang lalaki nilang lalaki na nandoon, kagaya si King Saul, pero itong si Goliath na Goliath, amen. Itong si Goliath, amen. Okay, si Goliath na yun. Alright. Sabi ng Bible, hinahamon niya at kinukutyan niya ang Diyos ng Israel. Bigyan niyo ako ng lalaki. Bakla ata ito eh. Bigyan niyo ako ng lalaki na lalabang sa akin. At pagka ako'y nanalo, ay magiging alipin namin kayo. Pero kung ako'y matalo, ay magiging alipin niyo kami. Yun yung gap. Walang tumayo. Abay, dumating si David. Aba, itong katangkad-tangkad na anong to ah. Nagulayat na to. Alam nyo mga patid, May,
Si David, hindi siya nag-atubili dahil alam niya, may purpose. Ang isang prinsipyo ni David, pag walang gumagawa, siya ang gumagawa. Na yan ang dapat na maging kaisipan natin. Alam mo nang ang pastor mo nagwawalis doon, walang gumagawa ng paglilinis. Alam mo nang ang pastor mo nanunundo, walang gumagawa ng panunundo. Ikaw ay aatin at walang ginagawa. Is there not a cause? Wala bang dahilan? Iniligtas tayo ng Diyos hindi para wala lang. Kaya ka niligtas ng Diyos para ikaw ay gamitin ng Diyos. Kayo ho ba'y naniniwala doon? Amen. Kasi kung ikay niligtas ng Diyos, pagkatapos ay wala na, dapat pinatay na tayo ng Panginoon pagkatapos natin maligtas. So, ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, may dahilan pang Diyos. At ano ang dahilan ng Diyos? Ang gamitin ang bawat isa sa gawain. Galing kami sa Mindoro, sakay ng barko, umera. Dinala ko yung aking family dun sa unahan ng barko. At sabi ko sa kanila, ano't ano man ang mangyari, kayo na ang bahala. Hindi, joke lang. Sabi ko, upo kami dun. Itong aking anak na bunso, si Jason. Bunso sa ngayon, mabatid. Okay, bunso. Ah, wala. Mentor po ako. Salamat po, Pastor Andy. Kalong-kalong ko yung bunso ko. Eh, alam niyo naman, ngingiti-ngiti. Biglang, yung katabi, ngingitian. Nilaro ngayon nung katabi ko yung baby namin. Sabi niya, sino yun, Jason? Kilala mo yun? Sabi niya, ay, Jason din po pala ang pangalan niya. Opo, Jason din ang pangalan ko eh. Oo, kaya pala kayo magkasundo. Wow, yara. Siyempre, alam na pagka ganun, nagsimula ang conversation, huwag mong tatapusin na walang salvation. At yun ay naging dahilan kung bakit siya'y naligtas. Nasiran ko, tumanggap sa Panginoon, kasama yung kanyang kaibigan, praise the Lord. Sina? Bata yun, pero nakapag-entertain ng taong unsaved para maligtas. Hindi ko alam kung alam niya yun. Pwedeng hindi niya alam. Pero listen to me, mga batid. Hindi niya alam, pero nagawa niya yung purpose na ang i-entertain ng unbeliever. How about you? Natapos na ang business transaction. Lahat na ng transaction ay natapos. Pero ang kaligtasan at ang salvation, hindi mo na ibahagi. Is there not a cause? Number one, to fill the gap. He saw the need. There's an empty place. He volunteered himself to the need. Pag di ka involved sa gawain, kanino ka involved? Dalawa lang ang tao sa ministry at sa simbahan. Involved at hindi involved sa ministry ng Panginoon. Pero pareha silang active. Narinig ko nga po kay Pastor. Active sa Diablo at active sa Diyos. Amen? Wala pong in-between. Walang lamig. Pag magkakape ka, gusto mo mainit na mainit. Pero pagka buhay pa na ng palataya, gusto mo malamig. Hello? Dapat kung mainit, mainit. At kung malamig, malamig. Kaya nga sabi ng Bible sa Book of Revelation, isinusuka pagka malahininga. At masakit sa sikmura pagka ganyan ang buhay pananampalataya. Amen. Sad to say, many young people today, they are too much involved sa ML, online sabong, mga computer games, mga Facebook, YouTube, Korean novela. Mas mainit tayo sa mga bagay na yan. Pero wala tayong involvement sa gawain. Why we are here? Is there not a cause? Why we are here? Kaya nga salamat sa Panginoon, pag ginawa natin ang pag-involve sa ministry, magkakaroon tayo ng joyful involvement. Amen. At ang joyful involvement ay para sa mga taong involved.
Kaya alam nyo, mabutid, pagka ang Kristiyano ay involved, masaya ang buhay. Kahit na may problema. Amen! Pero pagka hindi involved, sagana na ang buhay, nakasimangot pa rin. Di ba? Talaga naman makikita mo, nagjo-joke na ang pastor, naubos na ang joke ng pastor, siya nandun pa rin, nakasimangot. Bakit? Hindi involved sa gawain. Pero para ma-enjoy natin ating buhay, pumunta ka doon sa crowd na mag-i-influence sa'yo ng maganda. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amen? Dapat ang ia-advise sa'yo ay ikay mag-involve sa gawain. Amen? Kaya nga, number one, to fill the gap. Number two, to follow God's calling. For many are called, but few are chosen. At salamat sa Panginoon, it is our privilege na tayo nasa gawain. Sabi ko nga, kung tinitingnan ko, minsan, I'm so disappointed nung time na nabasa ko sa Bible na ang mga naglilingkod during the Old Testament time ay merong katangian, dapat walang kapansanan, ay lahat ho ng kapansanan, ay wala. Dapat matangkad, ay bagsak. Dapat matangos ang ilong, eh parang palapa ng nyug. No? Dapat ay maputi, pambihira, itim. Dapat ay magandang tinding, magandang lalaki, eh pambihira. Wala tayo nun. Pero salamat sa Panginoon na ang sabi ng Biblia, hindi natingin ang Panginoon sa panlabas na itsura. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa. Kaya nga, praise the Lord, we have the privilege to serve Him. Pagka ikay nag-INC, at ganito lang ang itsura mo, hindi ka pwedeng magministro. Dapat doon, matipuno. May sinasabi, ang sabi ng Biblia. Bihira, may tindig. Pero pagka mga, alam nyo, salamat sa Baptist Church, walang pinipili. Amen. Kahit na kulang ang iyong daliri, kahit na kulang ang iyong paa, kahit na kulang ang iyong buhok, amen. Pero kung ikay tinatawag ng Panginoon na maglingkod, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Elijah, bakit ka narito? To fill the gap? To follow God's calling. Number two, to be fruitful. Dapat kung saan tayo fruitful ay sa ministry. Sapagkat ang ministry, pag nakita mong ikaw ay namumunga, hindi ka magyayabang dahil ang katangian ng taong namumunga ay lalong nagpapakumbaba. Pero yung mga hindi namumunga, lalong nagmamataas. Dahil yun ang defense mechanism nila para sabihin na hindi sila itsapwera. No. In the sight of God, mga batid, dapat tayo namumunga. Amen? Namumunga. Amen? Sabi ng Bible sa Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Hindi ka dapat nakikipag-fellowship doon sa tinatawag na unfruitful works of darkness. Kaya kung meron tayong mga kabarkada, kaibigan, katropa na hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon, iwanan mo sila. At ang samahan mo ay ang mga Kristiyanong alam mo na ginagamit ng Panginoon. Amen. And lastly, David, bakit yan narito? I want to be faithful. Pinagkalooban ako ng Diyos ng lakas, pag-iingat at katapangan, gamitin ko ito sa Panginoon. He wants to be faithful. Faithful, hindi po fitful. Faithful, hindi po fitful. Faithful, ang ibig sabihin, tuloy-tuloy.
sa ministry, once you enter in the ministry, dapat tuloy-tuloy tayo. Kahit na ikaw ay may problema, kahit na ikaw ay may struggle, kahit ikaw ay mayroong pangailangan, kahit na ikaw ay may karamdaman, dapat tuloy-tuloy ang ating pag-usad sa ministry. Hindi dapat paputol-putol. Pag sinabing pitbull, pasumpong-sumpong, wala ako sa mood ngayon. Hindi muna ako magkukwire. Paano kaya kung ang pastor ay pitbull? Mga batid, magbasa na lang tayo ng Bible pagkatapos, uwi na muna, wala ako sa mood ngayon. No? Alam niyo, sa simbahan, lugi talagang pastor pagka pinag-usapan ay kamunduhan. Hindi pwedeng maging pasumpong-sumpong ang pastor dahil maraming nakatingin. Pero ang mga member, ang bilis maging pasumpong-sumpong. Dapat kung anong katangian ng pastor na siya'y faithful, dapat ay gayahin natin maging faithful. Why? Dahil masakit sa puso ng Diyos na ikaw ay inilagay ng Panginoon sa gawain pagkatapos ikaw ay pasumpong-sumpong. Pag ikay nagsimula sa ministry, dapat tuloy-tuloy. Kahit na may karamdaman, kahit na minsan ay na hindi maganda ang pakiramdam, kahit na minsan ay ikaw ay nahihirapan, dapat ay tuloy-tuloy. Amen. Are you still there? Amen? Amen. Ministry is not a job or a Sunday routine. It is a privilege to be chosen, used by Jesus. Get involved. Get involved. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe. Salamat po sa iyong biyaya. Thank you for this privilege and ministry na pinagkaloob niyo sa amin. Patawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.